Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagsaling nga ng NXP Ibos, Bren at Echo sa Cebol qualifiers para sa IESF. NXP Ibos, aabot ba muli sa grand finals ng qualifiers kagaya nung nakaraan sa panibago nilang lineup? M3 lineup ang lineup ng Blacklist para sa qualifiers na ito. Dilar to Geek Farm Indo, dinakuha sa Ibos dahil ayaw ni Rec ng Pinoy na maglalaro rito. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay ating ngang nabalitaan ang IESF na kung saan kahit nga bago pa lamang ito sa atin ay talaga nga namang gusto ito pagandaan ng mga Pinoy dahil nagbibigatan nga ang mga koponan na magka-qualify nga rito kapatid. Uunahin na nga natin ang Blacklist International na invited nga sa qualifiers na iyon. Sa madaling salita, hindi na nga magsisimula ang Blacklist sa group stage ng qualifiers at rekta na nga ito sa playoffs. Kumbaga, tamang abang na lang ang Blacklist kung sino-sino ang mananalo sa group stage ng mga koponan. Isang matinding lineup nga ang ihahain ng Blacklist sa qualifiers na ito kapatid, na kung saan inanunsyo nga ng Cebol na maaaring maglaro ang mga manlalarong may edad 15 years old pataas. At lubos nga itong kinatuwa ni Coach Bonchan nung nakaraan. Mukhang umayon nga kay Coach Bonchan ang kanyang plano para rito. Kaya naman pala, ang M3 lineup nga ang papalaruin ni Coach Bonchan sa qualifiers na ito. Kaya naman, napaaga nga ang roster reveal nila sa post na ito na very obvious naman talaga kapatid, na ito na rin ang lineup nila sa susunod na season. Tandaan natin na hindi putyo-putyo ang tournament na gustong salihan ng Blacklist at bukod pa nga dyan, andito pa rin ang nagiinit ngang RSGPH nakakakampyon pa lang nung nakaraan. Kaya kailangan talaga nila ng solid na lineup. Ito nga ang redemption ng Blacklist at gusto rin nilang kunin ang kampyonato sa qualifiers nang sa gayon ay maging representative muli sila sa Worlds Tournament na ito. Malalaman na rin natin kapatid kung kayang-kaya na ba may pagsabayan ng RSGPH sa Blacklist International na may VYs nakasama. Kumbaga, mabubusog nga ang ating mga mata sa unang bakbakan nga ang RSGPH at Blacklist sa qualifiers na ito. Posible kasi talagang magkatapat sila sa playoffs, lalo na't silang dalawa nga ang nangingibabaw talaga ngayon pagdating nga sa kanilang mga lineup. Bigatin din naman ang lineup ng RSGPH kapatid at mainit na mainit pa rin ang mga ito. Kumbaga, nasa kanila rin naman ang momentum para manalo sa qualifiers. Isang malaking confidence nga ang nakuha nila nung nakaraan sa MSC at MPL Season 9 kapatid, na kung saan kung noon ay parati na lamang nakinakapos ang mga ito at nung nakaraan nga, finally, nakuha na rin nila ang timpla na kanilang hinahanap nga sa kanilang koponan. Hindi na rin masyadong nag-aasim si Nats, hindi kagaya nung mga nakaraang season nito. Kumbaga, nag-mature na nga ng sobra ang RSGPH ngayon na talaga nga namang magandang-gandang laban nga ang matutunghayan natin sa qualifiers para sa IESF. Hindi pa nagsisimula ang MPL kapatid, makakapanood ulit tayo ng mga nagbabagang laban sa Mobile Legends at malamang sa malamang, matunghayan na rin natin ang roster reveal nga ng mga koponan sa MPL na mag-qualify rito dahil marahil magkaroon nga ng live stream lalong-lalo na sa playoffs at sana meron talaga para makita na rin natin ang lineup nga ng ibang koponan sa MPL.
Kasabay pa nga nito kapatid ang isa ring invited na team at ito lang naman ang Smart Omega. Bigatin nga ang mga nag-aabang na koponan sa qualifiers kapatid na kung saan dito palang masasabi mong nasa mabuting kamay nga ang Team Pinas para rito. Talagang gustong maghari ng Pinas sa lahat ng international tournament ng Mobile Legends. Na kung titingnan, parang MPL Invitational na lang ang nakukuha ng Indo nung nakaraan at mukhang wala pang ang MPLI ngayong season na ito dahil sa IESF nga sa December. Usually kasi kapatid, bago ang Worlds Tournament ng Mobile Legends ay nagkakaroon nga tayo ng MPL Invitational at sa dalawang season nga nito nung nakaraan, Indo nga ang nagkampyon. Noong una, nagkampyon ang Alter Ego rito kontra sa Bren Esports sa score na 3-0 at nitong nakaraan lang, nagkampyon ang Onyx Esports kontra Blacklist sa score na 3-1. Ngunit kahit nga nagkampyon sila sa pa-tournament nila kapatid ay hindi nila makuha-kuha ang Worlds Tournament ni Munton. Kaya marami nga ang nagsasabi na di umano, download game lamang ito ng mga Pinoy para pag-aralan ang galaw ng Indo. Kaya pagdating sa M-Series ay natatalo na nga ang mga ito. Mabalik nga tayo sa Omega kapatid na kung saan may kita natin ang galawan ngayon ng koponan na ito lalo na't may mga bago nga rito kagaya na lamang ang pagkawala nga ni Etomax na kapitan nga ng Omega Esports. Sa Etomax nga at Chaknu ang madalas na nagsishotcall sa Omega para hindi magulo. At ngayong nawala nga sa Etomax, si KelBJ na nga ang papalit dito. Sa tingin ko, mas maganda kung si Chaknu na lamang muna ang gawing kapitan at shot caller ng Omega dahil nasa set talaga ni Chaknu ang galaw ng Omega ngayon. Tandaan natin na may galaw rin ang koponan na ito kahit na naglalakasan ang Blacklist at RSG ngayon. Nasa tingin ko, sila ang threat ng mga koponan na ito para mag-qualified. Sa muling pagkakataon nga kapatid, posible rin ang pagtatapat ng Omega at Blacklist sa qualifiers na ito na kung saan Omega nga ang nanlaglag sa Blacklist last season para di ito makapasok sa playoffs at dito na nga ang magiging pagbawi ng Blacklist ngayon. Hindi lamang ang tatlong koponan na nabanggit ko kanina ang kasali kapatid. May mga koponan din sa MPL na sasabak sa group stage ng qualifiers. Kumbaga, makakaharap nga ng mga ito ang mga amateur team na magta-tryout nga sa naturang tournament na ito. Andito nga ang Echo PH na talaga nga namang gusto ring patunayan na ngayong season ang kanilang redemption sa MPL. At syempre, redemption din nila ito para sa Cebol qualifiers. Dahil nung nakaraang quali nga ay hindi man lang ito umabot sa playoffs kahit na tinawag silang super team noon dahil tinalo nga sila ng RSG sa group stage pa lang. Kaya gusto rin ng Echo ngayon na bawian ang RSG PH sa qualifiers na ito. Malakas din naman ang Echo PH kapatid lalo na't kung makokontrol nga nila ang kanilang gigil sa paglalaro. Nawalan lang talaga sila ng disiplina sa paglalaro dahilan kung bakit maaga ngang nagpaalam ang mga ito sa playoffs last season. Iwas asim nga ika ni Hayes. Kaya sa tingin ko, mas disiplinado na ngayon ang Echo para sa qualifiers na ito at sa paparating na season ng MPL. Lalo na't ang season din na ito kapatid ay gusto talaga galingan ni Carl TC para makabalik siya sa M4. Bukod nga sa Echo ay balak ding sumali ng Bren Esports na tulad nung nakaraan kapatid ay tahimik lamang sa roster change nila. Ito ang koponan na sobrang hirap ipredict kung sinong mga players nga ang kinuha nila. Dahil sa ngayon, iisa pa lamang ang nag-leak na di umano dito nga mapupunta sa MP The King. Malalaman na rin natin ang roster nga ng Bren Esports dahil sa qualifiers na ito. Kaya abangan din natin kung gaano na nga ba kalakas ngayon ang Bren Esports.
At syempre, hindi nga mawawala ang NXP Ibos kapatid na kung saan luma na bago nga ang lineup nila ngayong season na ito at ang matutunghayan nga natin sa qualifiers na kung saan mukhang marami na ngang ipinasok sa NXP Ibos na galing sa NXP 2.0 kagaya na lamang nila James, Lancey at Daniel na kung saan datihan na nga ito ngunit sila ang bagong mukha ng NXP Ibos ngayon. Pero tingnan pa rin natin kung ito nga ba ang mga nadagdag sa kanila. Bukod pa nga dyan ay ang pagkakadagdag din ni Miko sa kanila na talaga nga namang magaling din mag-tank. Ngunit ang malaking katanungan nga dyan kapatid ay bagong NXP Ibos na nga ba ang ating matutunghayan? Lalo na't last qualifiers nga ng Cebol ay umabot nga ang mga ito sa Grand Finals. Bukod pa nga dyan ay may bago na rin silang coach ngayon na kung saan sa screenshot nga ng NXP Ibos na nag-leak nung nakaraan bago ang MEC ay natalo nga ng mga ito ang ilan sa mga koponan na kasama sa MEC sa scrims. May kita na rin natin dito kapatid ang muling ang pagbabalik ni H2O bilang main core ng NXP na kung saan mas confident nga ngayon dahil hindi na siya may ilang sa mga kakampi niya ngayon. Sa pagpapatuloy kapatid, ngayon nga ay usap-usapan ang di umano hindi pagkuha ni Coach Zace K. Dilar lalo na't ng pabalita ngang ayaw ni Rec na may Pinoy na maglalaro sa Ibos Indo. Kaya mukhang X na nga si Dilar dito. May mga nagsasabi nga BTR daw di umano mapupunta itong si Dilar. Ngunit sa ngayon, naglabas nga ang Geekfam Indo ng trailer sa bagong ang mangyayari sa kanilang koponan ngayong season na ito. At may kita nga sa video na iyon kapatid na hulmahan nga ni Dilar ang tagong mukha na ito. Well, maganda nga ito kapatid dahil baka tatlong Pinoy nga ang maglalaro sa Geekfam Indo. Si Baloyski, Dilar at Hades. Ngunit hanggat hindi pa official kapatid, rumor pa lang ang mga bagay na yan at wala pang katotohanan sa ngayon. Kaya hintay na lamang natin ang official announcement nga ng mga koponan sa MPL ngayong season na ito. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.